Naniniwala din si Ambassador Kumaran na kailangan nilang magpadala ng mga barko sa Pilipinas sa hinaharap. Kabilang ang India sa mga bansang nakilahok para suportahan ang Pilipinas sa panawagan nito sa China na sumunod sa international law. At kabilang din ang India kasi sa mga inaagawan ng teritoryo o may dispute sa teritoryo sa China, mga utol. At kung napapansin ninyo kasi yung mapa nila ay magkadikit lang talaga yung bansa nila, border lamang ang pagitan. Kung bakit naman nasabing kaalyado sila at nag-tridor ang China sa India dahil meron silang binuong grupo eh, no? Yung BRICS na tinatawag, yung binanggit kanina Sir Pau PH, nagkaroon na ako ng dalawang topic tungkol dito sa BRICS. Ito po yung BRICS, yung limang bansa na naglalayong gumawa ng bagong currency na siyang pantatapat nila sa dolyar para hindi na madumina ng dolyar ang buong mundo. Parang ganun, mga utol, yung BRICS ko ay Brazil, Russia, India, Brazil, Russia, India, China at Sudan, kung hindi ako, o Somalia. So hindi na ako sigurado dun sa S. Basta yung BRICS na yun. Saudi Arabia. Kung hindi ako nagkakamali, mga utol. Basta yun yung mga bansa na yun. So nandun ang India at ang China na binuo ito ng Russia at ng China. So ngayon, etong China ay naglabas naman ng mapa na siya nagsasabi na yung teritoryo na isang pinag-aagawan nila ng India ay kanila. So yan yung pwedeng maging mag-meet siya sa India na lalong mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Muli na naman nadagdagan ng patunay ng pagiging gahaman at pagiging traidor o pagka-traidor nitong gobyerno ng China, mga utol. Kung bakit ko nasabi ito, itong ating aalamin. Ito'y mula kay Sir Pau PH. Paki-subscribe siya. Paki-like na rin yung video. Ayan, India, traidor ng China. Gusto ko mampi sa Pilipinas. At kung bakit, di ba, tinatawag na Indo-Pacific region yung rehiyon na gustong ayusin ang istabilidad at kapayapaan ng halos kalahati ng mundo ay dahil kasama po sa dispute ang India. Matagal na may dispute sa teritoryo ang India at ang China sa mga hindi nakakaalam. Yan, mga utol, yan ang ating aalamin. Game na. Nababahala ngayon ang bansang India sa bagong inilabas na Standard Map 2023 edition ng China. Na literal na sinakop ang isang teritoryo ng India na very strategic location para sa depensa at opensa ng bansa. Hindi ba't kabilang ang India sa BRICS na binuo ng Russia at China na naglalayong idumina ang global economy by 2050 at pabagsakin ang dolyar bilang pangunahing currency ng mundo. Kung tunay man na itinuturing na kaalyansa ng bansang China ang India, bakit nila tinatraidor ito? Malinaw na ang 2023 edition Standard Map ng China ay insulto sa India. Nangangahulugan na walang sinasanto ang komunistang bansa. Tama. Sir Pau PH, mga utol. Nangangalap ng simpatya ngayon ng India at nais magkaroon ng maritime partnership sa mga like-minded na bansa gaya ng Pilipinas. Kasunod ng inilabas na Standard Map ng People's Republic of China, ay agad na sinabi ng India Ambassador to the Philippines, Shambhu Kumaran, ang pagnanais ng kanyang bansa na i-expand ang kanilang depensa at maritime security partnership sa Pilipinas. Gustong palawakin ngayon ng New Delhi, India, ang Navy engagement nila sa Pilipinas dahil sa nagkakapareho ng sitwasyon ang dalawang bansa sa rehiyon. Sinabi yan ni Ambassador Kumaran sa press briefing na ginanap sa Indian Embassy sa Taguig. Inilabas ng China ang kanilang standard map ngayong nakalipas na August 28 sa kanilang website na China Daily. Madiing nire-reject ng India ang 2023 edition map ng komunistang bansa at sinabi ni Kumaran na nakikiisa ang India sa sentimiento ng Pilipinas patungkol sa cartographic expansionism ng China. Ngayon mga utol, babalikan lang natin yung Aksay Chin kung hindi ako nagkakamali. Ito yung border na matagal na nilang pinag-aagawan, mga utol. At doon sa bagong labas na standard map ng China ng 2023 ay kasama ito sa border. Ito yung pinaglalabanan nila kung hindi ako nagkakamali. 1960s pa nila pinaglalabanan at ilang beses na sila nag-clash
tungkol sa teritoryo na ito. Kung hindi ako nagkakamama, mamaya i-check natin yung confirmation ng mga bagay na ito. Okay, tuloy na muna natin. Patungkol sa cartographic expansionism ng China. Tila habang tumatagal ang panahon ay mas lalong lumalaki ang nasasakop ng mapa ng China. Dahil sa 2023 edition map, pati ang Arunachal Pradesh at ang Aksai Chin Plateau ng India ay nasakop na nila. Pati na rin ang exclusive economic zone ng Pilipinas, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Brunei at Taiwan ay mas lalong nasagasaan ng dating 9-dash line na ngayon ay 10-dash line na. Alam nyo, sumagi sa malikot kong isipan ang katanungan na what if tumiwalag ang India sa BRICS at bumuo ng alyansa sa Southeast Asia kasama ang tulong ng Amerika para tapusin na ang pang-aabuso ng China sa mga maliliit na bansa sa Southeast Asia. Bagamat hindi kabilang ang Taiwan sa Southeast Asia, ay siguradong sasapi ito sa bubuuhing alyansa kung sakali man. Dahil sa matagal nang hangad ng Taiwan ang makalaya sa kamay ng komunistang bansa na kanilang pinagmulan. Siguro ay napakagandang ideya nitong what if na naisip ko. Dahil sa hindi nabiro ang cartographical expansionism na ginagawa ng China, kailangan ng magtulong-tulong at magkaisa ang mga inaabusong bansa. At ngayon na pati India na kanilang kaalyansa ay nadamay na, ay magsasanhi ito ng dilema sa bansang India. At may posibilidad na mangyari itong naiisip natin. Pero bago pa mas lumalim ang pinag-uusapan natin mga kaalyado, ay balik na tayo sa plano ng India sa ngayon. Nakikita ng ambassador ang mas malalim na engagement regarding maritime domain. Kahit anuman nga raw ang kahihinatnan ng kanilang pinaplano, ay wala na silang pakialam basta't mapigilan ang ebolusyon ng kasalukuyang sitwasyon ngayon sa pagitan ng kanilang bansa at China. Naniniwala din si Ambassador Kumaran na kailangan nilang magpadala ng mga barko sa Pilipinas sa hinaharap. Kabilang ang India sa mga bansang nakilahok para suportahan ang Pilipinas sa panawagan nito sa China na sumunod sa international law. At kabilang din ang India kasi sa mga inaagawan ng teritoryo o may dispute sa teritoryo sa China, mga utol. At kung napapansin ninyo kasi yung mapa nila ay magkadikit lang talaga yung bansa nila, border lamang ang pagitan. Kung bakit naman nasabing kaalyado sila at nag-tridor ang China sa India dahil meron silang binuong grupo eh, no? Yung BRICS na tinatawag, yung binanggit kanina Sir Pau PH. Nagkaroon na ako ng dalawang topic tungkol dito sa BRICS. Ito po yung BRICS, yung limang bansa na naglalayong gumawa ng bagong currency na siyang pantatapat nila sa dolyar para hindi na madumina ng dolyar ang buong mundo. Parang ganun, mga utol, yung BRICS ko ay Brazil, Russia, India. Brazil, Russia, India, China at Sudan, kung hindi ako o Somalia. So hindi na ako sigurado dun sa S. Basta yung BRICS na yun. Saudi Arabia. Kung hindi ako nagkakamali, mga utol. Basta yun yung mga bansa na yun. So nandun ang India at ang China na binuo ito ng Russia at ng China. So ngayon, etong China ay naglabas naman ng mapa na siya nagsasabi na yung teritoryo na isang pinag-aagawan nila ng India ay kanila. So yan yung pwedeng maging mag-meet siya sa India na lalong magalit sa kanila. Okay? At may dispute na po talaga sila na sobrang tagal na dahil sa pang-agawan ng teritoryo. So anong masasabi nyo dyan? Mamaya i-check natin kung ano yung mga teritoryo na yun at para sa karagdagang impormasyon na rin para sa lahat. Tuloy na muna natin. Pa-comment na lang ang inyong opinion hinggil dito. Tridor nga ba talaga ang China? Dahil sa ginagawa nitong illegal na pag-angkin sa West Philippine Sea. Naniniwala ang India sa pananaw na lahat ng bansa ay kailangang sumunod sa rules-based order. Tama. Na dapat ay walang coercion o pamimilit or pamimuwersa. Dapat lahat ng disputes regarding territorial sovereignty ay dapat na nareresolba ng mapayapa sa pamamagitan ng dialogue o pag-uusap. Ang dahilan kung bakit galit na galit ngayon ang India sa bansang China ay dahil sa inilabas nitong 2023 standard map. Dahil nakasaad sa mapa, nasakop na nito ang Arunachal Pradesh na parte ng India noon pang February 20, 1987. Grabe, no? Nangyari nga raw ang aksyon na ito ng China
matapos na i-reject ng India ang attempt ng China na palitan ang pangalan ng 11 lugar sa Arunachal Pradesh noong buwan ng Abril. Hindi ito ang unang beses na sumubok ang China na palitan ang pangalan ng ilan sa mga lugar sa Arunachal Pradesh. Grabe. Kaya naman dahil dyan ay pinaringgan ng spokesperson ng External Affairs Ministry ng India ang China na ang Arunachal Pradesh daw kamo ay teritoryo ng India at mananatiling integral at inalienable part ng India. Kahit anong subok man na palitan ang pangalan nito ay hindi nito mapapalitan ang buong katotohanan. Nga, no? Kung napapansin ninyo mga utol, no? Parang self-proclaimed lamang eh, yung pag-angkin nila ng teritoryo. O yung mga teritoryo dito sa South China Sea. Sila lang naman na nagsasabi. Ang China lang ang nagsasabi na kanila ito. Na may rightful claim sila pero wala silang ebidensya na nagpapakita na sa kanila ngayon. Samantalang tayo, meron tayong mga ebidensya tungkol doon. Bukod pa doon sa idiniklara ng international law. So bukod doon ay meron pa tayong historical evidences na atin yung mga teritoryo sa Spratly Island at sa Scarborough Shoal. Okay? So ganun din yung ginagawa nila na pangagaw sa Bhutan, sa Nepal, sa India. Sa pagkakataon na ito ay India. Ganun din. Self-proclaim din. No? Sinasabi nila na amin yan. Tapos maglalabas sila ng mapa na sila lang. No? Kanila lang. Walang kung ano mang basehan. Basta amin yan. At ipipilit nila yun. Yun ang ginagawa nila mga utol. So anong masasabi nyo sa diskarte na yun? Tingin nyo ba hindi mag-aalmahan yung mga bansang inaagawan nila ng teritoryo? Lalong-lalo na itong India, nagpalakas talaga na nagpalakas ng pwersang militar ito dahil sa dispute na yan. Okay mga utol, at check na natin yung mga teritoryong pinag-aagawan ng India at ng... Ayan mga utol. Territorial dispute between India and China. The dispute escalated into full-fledged war in 1962 when according to India, China occupied 38,000 square kilometers of Aksai Chin. India still claims the China-occupied region as part of its Ladakh territory while China insists that Aksai Chin was long part of the ancient Chinese Empire. So yun yung claim nila. Ganon din kung paano nila i-claim yung West Philippine Sea. No? Yung ancient, yung mga old, yung mga ancestors nila ay mga nauna daw ng isda doon at nakadiskubre nung lugar na yun. Simple, ganon kasimple. Yun yung claim nila mga utol. Anyway, what is the disputed territory between China and India? India and China share a disputed 3,440 kilometers, 2,100 mile long de facto border known as the line of actual control. Rivers and lakes main poorly. Hindi na to. Eto yun. Ayan, yung kinagalit ng India mga utol. China on Monday released the 2023 edition of its standard map, which shows the state of Arunachal Pradesh and Aksai region as part of its territory. So sino nga ba namang bansa ang hindi magagalit? Inilabas nila parte ng India. Okay? So inilabas nila na parte ng China. So magagalit talaga sa kanila. So naparami niyan mga utol. Ilang beses na sila naglaban no dahil sa conflict sa teritoryo no. The Sino-Indian War of 1962, the border clashes of Nathula and Chula in 1967, 1987, Somdurong Chu in standoff. So ilang beses sila naglaban bukod pa do sa mamaliliit na paglalaban ng kanila mga nagbabantay sa mga borders na yon. Okay mga utol, at hanggang ngayon meron silang dispute. So lalo na ngayon nagalit ang India sa China. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Paki-comment na lang. Ituloy na muna natin video. Ano, traitor talaga. Wala eh, no? Talagang ginagawa nila talaga. Ginagawa nila. Hindi lamang sa Pilipinas. Okay? Dati nang may alitan ang India at China dahil sa mga territorial borders na ito sa Sino-Indian borders. Katunayan, noong 2020, nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng militar ng bawat bansa. Naging madugo ang engkwentrong ito na nagresulta sa pagkamatay ng 20 Indian soldier at 4 naman na Chinese soldier ayon sa balita. At ang dahilan ng naging sagupaan na ito ay dahil nga sa Aksai Chin at Arunachal Pradesh.
na kiniklaim ng India na part ito ng Ladakh sa India. At claim naman ng China ay parte daw ito ng Xinjiang. Ano ba mga utol, nag-usap itong dalawang bansa na ito na yung mga border control nila, walang-walang barel. Okay, walang barel. Wala yung mga nagbabantay, walang barel. Pero pag sila nag-clash, naglaban, talaga nagbabatuan sila, nagpapaluan sila. So may nasasawi pa rin. Okay, mga utol, yung huli nilang laban ay ganun na nangyari. Wala mang may hawak ng barel, ngunit nagpaluan at nagbatuhan, may meron pa rin mga nasawi. Siyempre, tuloy na natin. Dinagdag ko lang. Tapos yung Tibet, mga utol, sa Bhutan itong pinapakita. Yung Bhutan, yung Tibet din, mga utol, isang nasyon sana yon. Kung hindi yon tuluyang nasakop ng China. Nasa loob yun ng China ngayon, yung Tibet, kung saan nasaan ang Himalaya, kung hindi ako nagkakamali. Okay, kung nasaan ang Mount Everest. Kung hindi ako nagkakamali, ha? So, nasakop din nila yung Tibet na yon nung panahon ni Mao Zedong. Yun, mga utol. So, naging part na ng China ang Tibet. So, palagay ko, ganun lang rin ang ginagawa nila para lumawak ng tuluyan ang kanilang nasasakupan hanggat kaya nilang iusog ng iusog yung mga bansa. So, pati South China si, di ba? Gusto nilang kuhain. So, ano masasabi nyo dyan? Sa kasawapangan na yan ang ginagawa ng China. Walang tigil, di ba? Sila lang naman eh. Sino ba? Sino pa ba? Wala namang iba eh. Yung Vietnam Pilipinas nagkasundo na. Ba't sila? Napakahirap nilang kausap. Dahil nga meron silang plano. So ano masasabi nyo? Pa-comment na lang, tuloy na natin to. Adish, na kiniklaim ng India na part ito ng Ladakh sa India. At claim naman ng China ay parte daw ito ng Xinjiang. Malinaw na hindi lang ang Pilipinas ang inaagrabyado ng China. Matindi rin pala ang ginagawa nito sa India at sa mga kalapit na bansa. Kaya dapat talaga ay magkaroon ng sense of urgency ang mga bansang apektado ng new standard map ng China. Hindi titigil ang China hanggat hindi ito pagkakaisahan. Totoo. Mga kaalyado, hangad ko na sana ay tumiwalag na ang India sa BRICS. Dapat ma-realize ng Prime Minister ng India na si Narendra Modi na ginagamit lang ng China ang BRICS para matupad ang ambisyon nito na pabagsakin ang United States at maghari sa mundo. Isang malaki at napakayamang bansa rin ng India. Malaking kawalan ito sa China kung sakaling tumiwalag ito sa BRICS. Siguradong mapipilay ang pagnanais nito na pabagsakin ang United States at palitan ang reserve currency ng mundo. Sa susunod ay susubukan nating talakayin ang mga plano ng China kaya pinapalawak nito ang BRICS. Mga kaalyado, mangyari lang talaga na magkaisa ang lahat ng bansa sa Asia laban sa China ay siguradong tapos ang problema ng lahat ng bansa na binubuli nito. Hindi malabong mangyari ang bagay na ito dahil halos lahat ng bansa sa Asia, maging ang Japan, ay galit na sa China. Alam nyo, medyo nakakaamoy na ako ng pag-asa na mababawi pa ng Pilipinas ang mga inangkin na teritoryo ng China sa West Philippine Sea. Oo nga, no, mga utol. Posible pa rin dahil hindi naman bibitawan ng ating gobyerno. Ngunit anong kapalit nito na mabalik sa atin yung mga teritoryo o mabitawan ng China? Okay, anong kapalit nito? Napakagandang posisyon yan, yung strategic position ng India, mga utol. Dahil makukulong ang China kapag nasa, kumbaga, kumampi ito sa US, ang India. So may iikutan na ng husto. So pag naikutan ng husto, wala nang susulingan ang China pababa, kundi pataas. Ang pataas Russia lamang. So Russia na lamang ang kakampi sa kanila at ang North Korea. So napakalaking bagay ng posisyon ng India, mga utol. So anong masasabi nyo dyan? Palagay nyo ba tuluyan na natin makukuha in the near future? Sabi nga ni President Bongbong Marcos, malayo pa tayo dun. Pero hindi naman tayo papayag na agawin ang teritoryo natin. So, na pinangahawakan nating mga Pinoy yon, alam ko, yung at sana isusunod natin pangulo ay ganun din yung maging stand. Kesa naman pumayag na lang tayo na isurrender ang ating teritoryo sa China kasi alam natin kung anong kasunod na mangyayari kapag nangyari yon. Pero hindi tayo papayag. Ayoko pumayag, mga utol, kayo papayag ba kayo? Anyway, pa-comment na lang ang inyong opinion tungkol dito sa ginawa ng India, ng China sa India. At maraming salamat kay Sir Pau PH. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. May nagpapasalamat sa walang sawa niyo pagsuporta kay mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po.